our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. So, ito na. Kibuloy! Nasaan ka na, Kibuloy? Pasok! Test warrant ang korte sa Davao City laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Eksklusibong nakita ng News 5 ang pag-iikot ng mga tauhan ng NDI sa compound ng Kingdom of Jesus Christ para hanapin ang pastor. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Jenny, anong update dyan sa pagsugis kay Kibuloy? Sheryl, itinuturing ng Fogante ang ngayon tinutugis na religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Binigyan... Yung idol nyo, Fogante na, ha? Ibig sabihin ng Fogante, ha? Takas, tumakas! Nako! Yung son of God, mga kababayan, aba ay Fogante na ngayon. Diba? Iskapo, yan. Umiskapo ang lolo nyo! Ng 10 araw ang NBI at mga pulis para maaresto siya. At kung hindi siya mahuli sa loob ng mga panahong yan, kakailanganin ulit ng korte na maglabas ng panibagong warrant of arrest. Alinsunod na rin yan sa batas. At kanina nga, Sheryl, sinimulan na ng NBI. Teka muna, bakit sinasabi ni Kibuloy hindi kayo sumusunod sa batas? Sumusunod pala. Kita nyo naman, no? Maayos naman yung pagsunod ng panuntunan para sa paghuli kay Kibuloy. Bakit sinasabi ni Kibuloy hindi daw sinusunod ang proseso ng batas? Samantalang eto nga, sinusunod. Maliwanag pa rito sa sikat ng araw ang pagkakasabi, mga kababayan, sinusunod yung proseso at yun yung tamang proseso. Ngayon, kung hindi nga nahuli ito, ay kailangan uli. Dahil sa proseso, mga kababayan, kailangan uling kumuha ng panibagong warrant of arrest. Yan ba yung hindi sumusunod? At mga pulis ang paghahanap kay Kibuloy at eksklusibong nakita natin yan. Naaktuhan ng News 5 ang pagdating at pagpasok ng mga armadong tauhan ng NBI sa Big Dome na isa sa mga compound ng Kingdom of Jesus Christ dito sa Davao City. Bit-bit ng NBI ang warrant of arrest na inilabas ng Davao City Regional Trial Court Branch 12 laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Eto mga kababayan, ha, galing ha, sa korte dyan sa Davao yung warrant of arrest. Bakit ito ay hindi nangyari, mga kababayan? Bakit hindi nangyari nung panahon ng dating Pangulong Duterte? So alam nyo na, pinoprotektahan ni dating Pangulong Duterte si Kibuloy. Kaya hindi nangyari. Ngayon, at iba na ang nakaupo. At ang utos ng Pangulo ay kailangan ay walang sisinuhin. Ha? Pagdating sa ating ating umiiral na justice system sa Pilipinas, aba, hindi uubra yan si Kibuloy. Bilang na ang araw, ha? Hindi na ito magtatagal at masusukol na itong son of God na to. Maliban na lang nga kung maghimala siya. Pa-stop niya lahat. Na siyang founder ng Kingdom of Jesus Christ. So, the Pastor Kibuloy, hindi po natin nakita, sir, na nag-serve tayo sa... During the service of search warrant, negative sa Pastor Kibuloy, we don't have any information as to his whereabouts as of this time. April 1, nang ilabas ng korte ang dalawang warrant of arrest. Ang isang warrant of arrest ay para sa kasong child abuse. Dawitin dyan ang 5 pang kasamahan ng pastor. 3 sa kanila hawak na ng NDI. Sinasabi ni Kibuloy at sinasabi ng ilan na mga DDS na mga nagbablog, itong mga kampi nila na mga kabaro natin. Ito daw, wala naman daw kinalaman itong mga ito. Ito number 1, yung Jacqueline Roy. Di ba ito yung tagapag-set up sa mga sisibakin ni Kibuloy? Na taga pa, ang gawin mo, maligo ka muna. Di ba? Si Jacqueline Roy, yung maligo ka muna. Dapat palmolive. Ang gamitin mo yung lavender. Ganon, di ba? Sinasabi nila na wala daw kinalaman nitong mga ito. Akasin nyo ba, mga kababayan, puro babae itong mga ito? Ang tanong dito, dumaan ba
Dumaan ba sa saging ni Kibuloy to? Ay, ang ikalawa naman ay kasong sexual abuse kung saan si Kibuloy ang bukod tanging akusado batay sa warrant of arrest order. March 14 pa dapat ito ipatutupad pero hindi muna ito inilabas. Bunsod ng umani motion for reconsideration na ihahain daw na makusado sa Department of Justice. Kita mo, oh, meron pala kayong motion. Ha? Meron pala kayong motion para ihahain sa ano, ha? Department of Justice. Pero ano nangyari? Bakit? Bakit walang nangyari? Eh malamang, matibay na ang ebidensya. Pero nang matapos ang buwan ng Marso, wala namang natanggap na resolusyon ng Korte ng Davao mula sa DOJ. Kaya naman iniutos na ng Korte ang agarang pagpapatupad ng arrest warrant, lalo't nakitaan ng probable cause ang kaso laban kay Kibuloy. Kita nyo, di ba? Alam nyo, kung walang probable cause yan, yung sinasabi natin kagabi, eh wala namang magiging ano, hindi aabot yan sa Korte. Doon pa lang sa piskalya, abay, barado na yan. Available naman ang dalawang kaso. May piyansang 200,000 pesos ang kasong sexual abuse at 80,000 pesos naman para sa kasong child abuse. Oh, ay ma, magpapiyansa lang pala eh. Pero eto, ngayon matindi mga kababayan ha. Oo. Oh, magpiyansa ka, pero kailangan ikaw mismo ang pumunta sa korte. Parang ganun. Sige. Ayon sa korte, dapat personal na pumunta si Pastor Kibuloy at ang iba pang akusado sa Regional Trial Court para magpiyansa. Oh, yun lang mga kababayan. So personal dapat ang pagpunta ni Pacquiao, Pastor sa korte para siya mismo yung magpiyansa. Pero alam nyo, naniniwala ako pag kayang pumunta ng korte, nakahanda na lahat. Oo. Sisiluhin na nga yan. Kaya siguro hindi nagpapakita itong si Kibuloy. Kasi alam niya na talaga. Oo, ha? At kaninang hapon nga, nagtungo na sa korte ang tatlo sa mga akusado sa kasong child abuse. Nagpiyansa sila ng tigwa 80,000 piso. Hawak na rin ng Davao City Police. Si Kibuloy! Si Kibuloy! Nasaan? Nagpakita ba si Kibuloy? Bakit yung iba lang ang pumunta dyan, di ba? Naghahanda na sila para maisilbi ito sa mga nakalistang address ng pastor. May tiniyak naman ang Davao City Police oras na madakip nila si Kibuloy. Ano yung tiniyak ng Davao Police? Yan. Karamihan na kapag ka Davao yan, eh hawak at baluarte ni dating Pangulong Duterte o nung mga Duterte Group. Diba? Wala kaming pinikilingan, ma'am, ba, no, kung prominente ba na siyang tao or ordinary. Yung sa amin lang, ma'am, whatever the orders, instruction from the higher office, we will follow, ma'am. At saka... Yun! Dapat! Oo, kasi dapat non-partisan kayo kasi alagad kayo ng batas. Oo, diba? Sakop kayo ng PNP. Pag just in case ma-arrest namin si Pastor Kibuloy, no special treatment yan, ma'am, no? Just in case ma-arrest siya, mayroon kaming custodial facility dito sa headquarters. Meron din kami sa ano station kung saan siya ma-arrest. Oy, teka muna. Bakit just in case pa? Bakit ano? Nako, eh alam nyo ha? Kami maniniwala lang sa inyo sa Davao Police. Oy, nananawagan kami sa Davao Police. Oo, ha? Maniniwala lang kami na kayo'y walang kinikilingan kung yan ay ma-aresto nyo. At kayo naman eh, ang kapulisan naman eh, meron namang intelligence fund dyan, di ba? Yung ginagamit nyo dyan. Bakit hindi nyo gamitin yung intelligence fund ni Baste? Di ba? Ni Pulong. Gamitin nyo lahat yan. Kayo mga kababayan. Ako ha, maniniwala lang ako. Ulitin ko, maniniwala lang ako na walang kikilingan at walang kikilalanin itong mga pulis ha, dyan sa Davao. Kung ma-aresto nila, ha? Sila ang makaka-aresto. Ang problema baka mamaya ibang mga ahensya o NBI pa ang maka-aresto dyan. Baka mamaya taga Maynila pa ang maka-aresto dyan. Naka-standby din ang Davao City Police sakaling kailangang alalayan ang Senate Sergeant at Arms sa pagsilbi ng hiwalay na arrest order para kay Kibuloy. Ayon kay Senator Risa Ontiveros na siyang... Yan na. Risa, oh! Mukhang pinagtataguan ka ni Kibuloy. Oo. Daming kondisyon, ha? Nanguna sa pag-iimbestiga ng Senado sa mga pang-aabuso umano ni Kibuloy bilang na ang masasayang araw ng pastor ngayong halos lahat ng ahensya. Kibuloy! Bilang na nga daw. Bilang na ang araw, bilang na masasayang araw mo, pastor. Galing yan dito kay Risa, nako.
Kita nyo, bilang na ang araw. Kasi mga boss eh, wala na eh. Ah, napakarami, patong-patong na yung warrant of arrest niya eh. Sa bansa, gumagalaw na para mapanagot siya. Sakali namang mauna ang Davao City Police sa pag-aresto sa pastor, hihilingin ng Senado na para pin sa kanilang pagdinig si Kibuloy. Correct! Dapat! Huwag kang sumuko! Oo, oo. Itong si ano si Risa dapat talagang padaluhin niya. Kahit na mahuli ito, makulong diyan sa kulungan diyan sa Pasig o diyan sa City Jail, nako. Pastor, magiging batang City Jail ka na. Mali, hindi pala pwedeng batang City Jail. Lolo, City Jail ka na. 'Di ba? Oo, hindi na pwede itong batang City Jail. Oo. Ito na mga kababayan. Pag ito inakulong sa City Jail, aba, yari na. Hindi na yan makakalabas. Oo, hindi na. Cheryl, hinalughog ng mga tauhan ng NBI at mga pulis ang ilan sa property o ari-arian ni Kibuloy dito sa Davao City. Kabilang na nga dyan, yung Big Dome, yung Prayer Mountain at ang mga property niya sa Samal Island. Pero kita nyo ha, yung Big Dome at saka yung Prayer Mountain, kung saan yung mga tatanga-tanga at mga bobong vlogger na pinagtatanggol ito, mga kababayan, tandaan nyo yung mga pagmumuka. Kepa pangit. Oo. Oh, di ba? Lahat naman ng manananggol ni Pastor Kepa pangit, ano? Kita nyo, no, nagpunta sila doon. Alam nyo, imbis na argumento ang kanilang ilaban o italakayin, hindi. Oh, ganda-ganda rito. Ang ganda-ganda dito. Kita nyo naman. Ano pa naman kagaguhan yun, mga boss? Pero mo, ang argumento rito ay yung inyong pinagtatanggol, manyakis. Itong pinagtatanggol nyo, karaming kaso sa Amerika. Bakit hindi yung argumentong yun ang talakayin ninyo, kundi wala. Ang ganda dito! Yung isa pang tanga, bobo, di ba? Si Banat Bay, ano sabi niya? Nandito kami sa Davao, marami daw barel dito eh. Di ba? Kundi ba naman mo, mga bobo tanga talaga? Yun ba yung argumento ng taong bayan? Hindi. Ang argumento ng taong bayan, ang gustong malaman ng taong bayan, ang katotohanan. Ang katotohanan kung totoo ba yung mga akusasyon ng mga nag-aakusa kay Kibuloy. Yun ang gustong malaman at ako rin gusto kong malaman yun. Anino ni Kibuloy, wala silang nakita. Ang tanong sa ngayon, nasaan na nga ba ang pastor? Ayon sa mga otoridad, nandito pa rin siya nagtatago sa Davao City at hindi pa umaalis ng bansa. Yun naman pala eh. Nandiyan pa lang siya Davao eh. Suyurin nyo na, di ba? Nandiyan lang yun. Nako. Anyway, kayo mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Nasaan na si Kibuloy? At yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa'yo. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsama, pagsubaybay, at walang sawang pakikinig dito sa Walang Kakwenta-Kwentang Channel. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa Mandako ng Mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike!